Zach here. Do you have those days na minsan parang nawiwindang ka na sa dami ng ginagawa mo? Well, I do. Wala na nga akong oras para maghanap ng motor. There's just so much effort involved in doing that nowadays. First off, you gotta look for that store near you. Tapos minsan, pag pumunta ka pa doon sa tindahan, wala pa yung unit or out of stock. You know what I mean? It's the reality of what we have right now. So, this is time that I am sure that some of you don't have. So, imagine your dream motorcycle. Think about the unit, color, and make. Can you see it? Now imagine a website that can turn that dream into a reality by connecting you to the top dealers in the nearest area. Aha! Motogarahe.com. Motogarahe.com lets you compare motorcycle brands, models, specs, and prices so that you can better decide which bike is better for you. Ang maganda pa dyan, you don't have to leave your room. And we're back. Ngayon, kung curious na kayo on how this whole thing works, let's give motogarahe.com a test run. Going through motogarahe.com is really, really easy. Tatlo lang yung kailangan nyo tandaan, and that is search, compare, and purchase. It is that easy. Now, if you're picky like me, then ma-appreciate yung attention to detail when it comes to filters in motogarahe.com. Because there's so many options. You can put in engine displacement. You can put in the brand of the motorcycle. You can put in new. All these options, and it's so useful. Now that we've narrowed down your choices, di mo na kailangan tumalon with different pages in Windows. It's all in one page. So in motogarahe.com, you can do that comparo just in one place. It's going to be on this nifty little sidebar. It's going to keep track of your top three choices. Next step, motogarahe.com will now connect you to the top three dealers nearest your location. And on top of that, you can also set an appointment online. Kaleng, di ba? And we're done! I have my ride! And if you buy your motorcycle through motogarahe.com, automatic member ka na ng motogarahe.com club. So, meron ka ng membership, meron ka ng discount, meron ka rin promo from the dealership, plus you get this t-shirt for free. So many perks. Clearly, it is much, much better to buy a motorcycle through motogarahe.com than going there straight. Anyway, I'm off to check out my new ride. Always remember, hanap moto, easy. Motogarahe.com. Hey! Hey! What's up? Magandang gabi. Okay lang. Okay. Medyo, magandang gabi mga motofils. Wait lang ha, medyo excited si Motodeck. Pero yun nga, alam niyo naman na siguro ang guest natin ngayong si Motodeck. Pero bago natin tawagin si Motodeck, mukhang nagpapainit pa. So sa mga nag-aabang kay Truepa, ayun nga, Gian, magandang gabi sa'yo. Kumusta? Magandang gabi din, Louie boy. Ay, naman. Oh, safe ka ba? Kahapon, napakalakas ng ulan, di ba? Ngayon, ang init naman. Tapos, ang daming tao sa labas. Ha? Bakit? Kasali ano meron? Ano meron? Kaya ako kasi, nagpabakuna kasi ako ng anak ko. Ah, okay ba? So, lumabas ako. Pero yun, parang ano bang date ngayon? 16, di ba? Ang sabi nila. Yeah, 16. May 15 yung last day. Tapos, ayun, siguro kanina nagkagulo na yung mga tao, medyo madami nang nagsialisa ng bahay nila. Hindi, nasa bahay lang ako. Very good. Isa ka mabuting lumabas. Anyway, ayun nga, kung nasa bahay lang kayo, syempre nood na kayo ng motogarahe.com kasi ngayong araw, ay gabi pala, is ibang klaseng motodeck yung makikilala natin mamaya-maya, tatawagin lang natin siya. Pero Gian, ayun nga, alam ko ngayong araw yung unang araw mo sa Lazada. Tama ba yun? Yes, sir. Tama. So, actually, may mga naghahanap na kasi sa page ko. So, nung dinown ko siya 4 days ago, so may mga naghahanap na. Unti-unti ko siyang ina-up or ina-update yung mga items ko sa Lazada. And now, fully accessible na yung, although hindi pa lahat ng items is uploaded, pero majority of the orders na pwede naming i-ship out ngayon is online na sa Lazada. So, ngayon, meron tayong promo na since bago tayo sa Lazada, meron tayong 3 items na naka-flash sale. So, abangan nyo na lang yung
sa Lazada page ng Imprint Custom Store sa Lazada. So tapos ngayon ang continuous na promo natin until tomorrow Sunday is free ganito tong balaklava na to. Yon. So ito. Baka sandali, baka pagkama lang ka dyan. Boss, riding in thunder mo. Yan. Ayan. Kung laban na to, naka-promo siya. Kapag ka bumili kayo ng worth 1,500 pesos na items from Imprint Customs Lazada store, makukuha niyo yun ng libre. Ito kasi tinitinda ko siya ng 350 pesos. So, yun. Yeah, limited lang to hanggang Sunday lang yung promo. Yun, para ka pa lang naka 30% discount kasi 300 yes, pesos. Sir. Yes, ano. Sir. So, yun guys, so kung naghahanap kayo ng imprint ano, punta tayo sa Lazada. Riding essential kasi syempre ayaw mong bumaho yung helmet mo, 'di ba? Yes, so important. Honestly, ako dati hindi ako nagagamit ng balaklava, pero ngayon hindi pa rin, hindi. Joke lang. Gumagamit na ako ng balaklava ngayon. Ngayon kasi mabaho ka na eh, kaya kailangan. So ayun mga moto peeps, kung gusto natin ng riding jerseys, apparels galing sa Imprint Customs, punta lang tayo sa lazada.com and yes, then hanapan natin yung official store ni Imprint Customs. At syempre, kung ngayon, habang nanonood kayo, pwede kayong sumali sa ating share, like, and subscribe at pwede kayong manalo ng Imprint Custom jersey ngayong gabi. So, tingnan nyo sa baba, nandiyan yung mechanics natin. Ah, Dan. So, patingin ng baba. Yung umiikot. Umiikot. Okay, so yun, pwede kayong manalo ng jersey na to. So, napaka-simple lang is i-share nyo itong live na to, itong pinapanood nyo, pwede nyo siyang i-share ngayon sa mga wall nyo. And then, pangalawa, paki-like ang Facebook page ng motogarahe.com at ng Imprint Customs. At pangatlo, pa-subscribe naman kami sa YouTube page ng motogarahe.com at ng Imprint Customs. At pag natapos nyo na lahat ng proseso na yon, mag-comment kayo sa live chat natin ngayon ng hashtag Imprint Customs. At mamaya-maya lang, bubunutin na natin kung sino yung mananalo ng ating napakagandang jersey ng Imprint Customs. Yum! So, ano G? Tawagin na natin ano? Yung guest natin. Ano? Oh, sige! Para, baka excited na ba kayo? Kilala mo ba to, papi? Hindi. Kilala natin yan. Kilala. Malapit na malapit sa atin yung guest natin ngayon. Gano'ng kalapit? Diba? Nga ganito o gano'n? Okay, malayo ngayon kasi nasa Bulacan siya ngayon eh. Nasa Bulacan. Okay, so ipakilala na natin. Sino ba ang guest natin ngayon gabi? Ang nag-iisang Truepa, walang iba kundi yun. Si Mr. Motodeck. Yeah. Yan o. Yun o. What's up mga Truepa? Magandang gabi. Uy, welcome ko lang yung mga Truepa natin ha. Mga Truepa ko na naghintay dyan. Salamat, andito kayo ngayon. Kasama natin si Mr. Gian, Imprint Customs. So kanina, kung bago lang kayong viewer, kung kakapasok nyo lang ngayon, may ano si Papa Gian ngayon ha. Check nyo yung kanyang Lazada Imprint Customs. Yun ang ating coding announcement today. So available na si Imprint ngayon sa Lazada. Check nyo yan. Tapos may libre pa kayong riding mask. Check nyo yan. May mga bagong design pa mabarating. Kaya follow nyo na rin yung Facebook page ng Imprint Customs. At saka nitong si Motogarahe, syempre. Pag-uusapan natin ngayon kung ano to. Let's go, mga Truepa! Gusto nilang bumili, mga Truepa. Kung gusto nyo bumili ng motor, punta lang kayo sa motogarahe.com. Napakadali. Ayun. Neki, kumusta? Anong pinagkakabalahan natin ngayon na nakakulong tayo sa mga bahay-bahay natin? madami tayong kinakaliwala mga bagay-bagayin, mga bagay na di tayo pwedeng gawin. Dapat lahat ng galaw natin ngayon, kalkulado. Diba? Di tayo pwedeng tumira ng basta-basta ngayon. Diba? Pansin nyo, di na ako gano'ng nag-upload ng mga video, diba? So, kasi more on ang content natin is naghihikaya tayong lumabas, diba? So, ngayon, medyo hindi natin pinupush ngayon yung maglalabas. So, ngayon, focus lang tayo muna sa pag-improve lang ng sarili, nanonood ng mga videos, so, paano pagandahin pa yung pag-edit ko, ano yung mga pwede pang improve sa akin, mga useful na video. Usually, doon ko inubos yung oras ko ngayon.
Ayun. So maraming salamat at ano, sumama ka sa amin dito sa online tambayan natin ng motogarahe. Excited na nga ako dito eh. Excited na ako dito eh. Ayun, so sabi nga namin kanina, pag-uusapan natin dito is yung kakaibang motodeck, yung babaerong motodeck. Hindi, wala na. Si motodeck yun, si motodeck. Baga pa, may mga nanonood na bata. Ikaw ang nagsisimula eh. Hindi, okay. So yun nga, mga ano natin, mga trupa natin, yung mga moto peeps. So ngayong gabi, makakwentuhan natin si motodeck. Siyempre, unahin na lang natin, papi. San ba tayo nagsimula talaga magmotor? Kailan ka na inilang? Wow. Sa pagmomotor. Oo, oh, lagi ko nakikita itong tanong nyo na ito eh. Maganda yung tanong nyo na yun. Nai-interest din ako pag nakikita ko sa ibang guest nyo eh. Kasi yan yung excited din ako. Tintadulo na lang yan. Laktawan na lang. Excited nga ako dyan eh. Actually, hinanda ako ng istorya ko dyan. Inabangan ko yan. Kasi nanonood lang yan sa inyo. Inabangan ko yan. Kasi maganda kasi yung maganda yung istorya nito eh. Paano ako nagmotor? Ano nangyari kasi talaga nito? Nakita ko yung motor sa nanay ko. Yung nanay ko, ewan ko kung totoo, nanalo daw siya sa ending ng motor. Kasi alam ko ayaw ng daddy ko ng motor eh. So yung ngayon may dinala siyang scooter bigla sa bahay. Sobrang tagal na nito ha, bata pa ako, mga grade 3 ganun. Nakita ko motor. Wow. Ngayon, hinatid kami ni Ermat sa school. Ako yung kapatid yung bunso. Ako sa pinakalikudan, maliit na scooter to ha, 50cc. Sa likod ako ng parilya, tapos si kapatid kong babae sa harapan. Yung mami ko driver. So grade 4 to, grade 4 pa ako. Ngayon, hinatid nila ako sa school. Sobrang bulok ng motor namin na yun, men. As in, hindi ko mama ako yung pagkaalala ko sa kanya. Pagka na-imagine ko talaga sobra. As in, tuwing nasasalda kami, baka isang kilong kalawang nawawala eh. Kasi ang hiya ako sa kanya. Pag hinatid ako ng mami ko, nagpapababa ako sa malayo pa lang. Sa school, nahiya ako. Ipababa mo na ako dito, maglalakad doon lang ako. Ganun ako kahiya sa kanya. Pero, syempre, ngayon, naisip ko, nung bandang dulo, kahit to paano, kahit bulok to, nahihatid kami sa school, di ba? And yun, tumatanda na ako konti. Medyo sa amin pa nun, hindi naman gano'ng kahigpitan eh. Bawal to, huwag yung gagayahin. At saka nung panahon pa nito namin to, hindi pa gano'ng pa uso motor nito. Nung mga konti pa lang nagmamotor. Hindi katulad ngayon na meron ka lang 1.5, magkakamotor ka eh. So, hindi siya gano'n. Nag-practice ako ng madami-madami beses muna sa loob ng bakuran namin kasi may konti kaming bakuran. Yung scooter namin na yun, babalik-balik lang ako, atras-abante. Tapos tumakas ako. Tinaya ko yung classmate ko, men, tara, sama ka sa akin. May motor kami sa bahay. Hanggas ka, wala sila mami lumuwas. Tinakas ko. Yun, tapos nalaman din na tinakas ko, nagkatiwala sila saan. Sige, ikaw na mag-drive papunta sa school. No, so, araw-araw. Grade 4. Grade 4. Ikaw na nagmamotor. Grade 4 pala nagmamotor na ako, scooter. 9? Ganun ba yun? Di naman. 11. Ano ba? Mga ganun, basta ako, sobrang bata ako talaga. As in, yung makikita mo na dapat hindi pa nasa kalsada. Eh, dadrag, binabalansi ko lang kasi inaalalay naman ako ng mami ko. Tapos hanggang makaya ko na pagka malapit na sa mga hintuan, dyan yung mami ko. Pero yung mami ko talaga, hanggang tumanda ako, puro ganun ginagawa ko, araw-araw. Tapos, nagkaroon na kami. Na sa Ilocos, nabibili. Yung mga mali. Hindi ko alam, saan ang galing yun eh. Kakaiba, Suzuki. Tapos nagkaroon na kami ng Honda Dio. Yung uso ka ngayon yun eh, yung mga scooter na pasol-pasol. Honda Dio. Tapos, ayun na, Hindi ko naman kaya. Ako, mahilig sa motor. Naiingit ako sa mga kaibigan ko na nakapipe, may mga karga. Ako, bagong galawin kasi family bike namin yun. Hindi, so, bawal mong galawin yun. Mismo, motor lang pamilya namin yun. So, ingit lang ako hanggang... Hindi ngayon. Gusto ko magmotor ng ganun. Kaso, hindi ako nakasabay dati. So, parang hindi ko maintindihan. Ngayon, yung daddy ko nakakwentuhan yung best friend niya. Kinakwento yung Raider 150. Raider 150 daw, sabi niya. Pare, may bagong motor. 4 bulbs, twin cams, 6 speed, parang ganon. So, yung daddy ko naisip niya, makina lang na, SIR ang alam kong ganon na, parang twin cam, double overhead cam, sabi niya. Tapos naisip niya, motor. Naisip niya, wala pa nun, ang uso lang nun, mga XRM, may lowad, lipan, wala pang talaga nun. 2006, 2007, ganyan. Yes. Ayan. Binili ng daddy ko. Pangalawa ata kami, so pangatlo kami nagkaroon ng Raider 150 sa bayan namin. Sobrang yabang namin dito. Feeling ko talaga, eh, syempre, 150cc, macho-macho. Feel na feel ko talaga yung pagka-raider niya. Tapos, tatlo kami mag-aklase. Kami lang meron raider nun. Isipin mo, nag-aklase kami. Ang namin nun, pag-uwi ng hapon, binubukas ko yung mga polo para pumapagpag. Tapos yun, natuto na ako yung kumalay karera. Kasi si Raider nga siya, malakas yung makina nun eh. So, nakalaban ko yung mga kargadong mga malalit na makina na nagkakarga, minamatch ko sa stock.
Araw-araw, pagkatapos ng school, pustahan lang, burger, C2, saan ba yung Naki-deki? San Miguel, Bulacan, yan pala, nakalimutan ko sa Miguel. San Miguel, Bulacan. So ito yung last town bago mag-Nueva Ecija, kami yung huling-huling bayan. Ano, mga stopover ng bus dati nung wala pa yan. Wala pa ang titilik. Tanda ko maraming ano dyan mga sweets. Kainan, mismo, chicharon. Pasalubong, dyan ka bibili kasi maraming. Yun. Ayun, siyempre. Ayun, may datalong kay Gian eh. Ha? Chicharon, mga butcheron, yan, mga pastillas. Pinalam ako nun. Pagka binanatan naman ni Papa Gio, non-stop. Oo, walang pagi lang. Hanggang maging powder na lang yung natira. Kakahiyaan pa sa last piece. Akala ko hanggang bechin na lang yung natitira eh. Yun nga, yun na lang. Yun na lang, okay Papi. So yun nga, ang unang bike mo is Raider 150. Ay, 125 yung... pa yan, kundi ako nagkakamali. Hindi. 150. Rare na yung rare pa yung 125 nun eh. Rare. So after nun, nagkaroon ko pa ba ng ibang motorsiklo? Tagal mo hinawa. Yun nga, ito yung istorya nun. Then nahilig ako kung marera. Siyempre, takas lang naman ako. Kinakarera ko. Takas lang ako sa amin. Sino ba papayag sa'yo? Papakarerahin ka sa kalsada. Napakasama nun. Kaya kayo mga nanonood, kung mo yung gagawin, kinikwento ko lang yung pinagdaanan kong kalokohan ng bata ako. Baka kung nagkamali lang ako nun, wala ng trupa ngayon, di ba? So, pinasasalamatan ko, nakalampasan ko yung kamutehan ko, nagkanong kakamute, as in, sagad. Huwag na huwag yung gagayain, huwag na huwag. Kento ko lang din, yun ha, asa karera kami na nun. So, sa highway lang, illegal race to. Dumating yung daddy ko, dumating, kotse men, parang pelikula. Kinat yung karera, pumarki si daddy. Sabi sa akin, nagmura. Maghihiwalay na kayo ng motor na yan. Yun ang sabi niya sa akin, maghihiwalay na kayo ng motor na yan. Wala na, hindi mo na. Tapos, kinig ako, men. Sari, patay ako. Sila daddy, papunta pala ng mall ako, umuwi ako sa bahay. Tapos, ayun, after 2 days lang, binenta na yung motor ng sobrang mura. Sakit, men. Sakit. Tapos, bumili ng scooter. Mio naman, parang Mio Soul, Mio Own. Mio Thailand yun eh, actually. Yun, nag-Mio kami, tapos, pagkatapos ng Mio, 4 years ulit, nagpalit naman kami, sniper naman. Tapos pagkatapos ng sniper, nagbayin sila ako ng motor eh, dami ko naging motor eh. Yun, palit-palit na lang ako. Tapos, naging Fino, nagsettle ako sa Fino. Tapos, Aerox. Yan na. Ayun. So yun nga, nabanggit mo na rin lang yung mga motor na ano mo. Ano ba yung mga madami. Top 5 motorcycles na, kumbaga, nasakyan mo o naging sayo? Hindi naging sayo, pero... So far, experience ko. Ang dami ganda. Dami niya kasi. Umatend ako ng mga event-event na mga pagka may libre silang test rides sa Wheeltech. Pag may mga event-event, ganyan. May mga big bike na nagagamit. So far, pinaka na ano ko, top 5 ko siguro ay... Kung kasama big bike, ha? Kung kasama big bike, ha? Para sa akin. Kung kasama big bike. Motor. So, siguro, number 5, ano ba number 5? Yung ginamit ko nung Boss Ironman, yung GSS X1000. Yun. Napakabilis nun, racket yun. Kung gusto nyo, kung talagang nabubuhay kayo sa ganun takbuhan, kung mahilig kayo mag-race track power, yung 1000cc. Iba siya. Tapos, sunod dun, yung Kawasaki na ZX6R. 6R. 6R lang, 6R lang. Tama-tama lang siya sa size ko eh. Pati pag nakasuit ako, feeling ko, shoot na shoot. Kasi, wala tayo, hindi naman ngunit maganda yung bike na yan. Kung hindi naman lapat sa'yo, hindi mo ba pwede i-feel it. Hindi naman palaki na ng CC. Tama. Hindi palaki na CC. Palakihan ng... Chan. Yeah. Lamang si Gian doon. Walang number. Okay. Number 4, number 3. Number 3. Kasama kasi big bike eh. Kasama kasi big bike. So, matitindi yung mga underbone. Pero syempre, kung pipili na rin ako sa experience ko, kumbaga yung na-amaze yung puso ko. Kung kasama yung mga underbone, lahat na nagamit ko. Pag-underbone, sabihin na natin, pag-asamahin ko na siguro sa top 3, yung Sniper, yung Raider, tsaka yung Mio. Yung tatlo na yun. So, may top 3 sabay-sabay. Top 3. Tatlo sila doon. Tapos yung pangalawa ko, siguro yung motor ko ngayon, yung Aerox ko, yung ngayon, ganyang set. Yung tama yung makina, tama yung gulong, tama yung suspension. Ito kasi, tagal kong gamit eh. Main master ko yung Aerox ko na yan eh. Tawag ito, parte na ng katawan ko yan eh. Kahit may mas maganda pang motor dyan, nakatono sa galawang ko yan. So, ano number one natin? Number one ko, MT-09. Yeah! MT-09. May MT-09 talaga.
Para sa akin, practical ah. Sobrang practical niya eh. Kumbaga, kung makangarap ka, hindi ka naman talaga... Kumbaga, madami pang mas mahal na bike sa kanya kung gusto may pagyabangan. Pero kung tamang purpose ang gamit mo as big bike, MT-09 is the... MT-09 for sale! Oo nga eh. Nag-iipon. Yan naman nag-iisip-isipan ko yan eh. Nag-iisip-isipan ko yan. Kasi nagamit ko na siya. Talagang ginamit ko na siya ng kamote mode. Talagang ginamit ko na ng kamote mode. Huwag yung gagayain. Binamit ko na ng kamote mode. Ginamit ko sa racetrack. Ibinangking ko talaga ng banking kung banking sa head to head dyan. Tapos, pinanlumas ko na sa traffic. Tapos, gusto ko yung tunog niya eh. Yung tunog ng 3-cylinder, CP3 na yan. Tapos, yun nga, mura siya. Bili mo ng kalahating million. Benta mo. Ganun pa din presyo eh. Yeah, I think tama ka naman doon. MTO na eh. It's a value for money na motorcycle. Yun. Maganda power. Bias yan, bias yan. Kasi nakakano din siya eh. Ano lang motor niyan? Kaya nakita ko sa MTO na din yun. Ano lang si Jude ng Yamaha. Kaya napakano din siya. Sir Jude. Sir Jude. Tanggal bias pero it's a value for money motorcycle. Sulit. Hindi siya ganun kamahal pero yung power niya nandun na, and then magaan siya, sakto sa traffic na Maynila, flickable, kumbaga. And then, yun nga, kung gusto niya ng, ano, ng MT-09, yung kay Gian, binibenta niya na, para bumili siya ng bagong MT-09. Yan. Mas bago. Kasi marami na biliyahe nun. Pero, ayun nga, so yun yung mga top 5 mo. Alam naman natin, Deki, di ba? More, yung mga videos mo, sabi mo, mali ako eh. Pero majority is biyahe talaga. Nagsimula ka na bumabiyahe ka. Inishare mo. Nakakatawa kasi dyan, puro biyahe ginagawa ko. Kaso, bago ako mag-motodeck, di ako bumabiyahe. Di ako nakaka-experience ng mga long ride. So, ngayon, kaya siguro nakakatuwa, natutuwa yung mga tao. Kasi, napapansin ko sa mga ibang nanonood sa akin. Halos hindi din bumabiyahe. Pero, ang naisip nila, pwede naman pala eh. Tinan mo nga ito si Motodeck. Walang alam. Nakakarating kung saan-saan. Parang ganun yung logic eh. Parang, ayun, tara samahan niya natin mag-adventure to. Ganito kaya nakaabutin natin pagka sumusublan tayo ng alam. Pupunta kami, wala kaming hotel. Hindi namin alam yung tsura doon. Yun ang mangyayari. Basta pupunta talagang lang kami doon nakamotor. Talagang... Venture! Adventure! Oh, man! Doon na tayo. Kasi mag-scripted yun eh. Oh. Ano ba yung pinakamasayang adventure mo? Kung baga best places na nabisita mo, not only in the Philippines, ha? Kasi alam ko, biyo-biyo, ibang bansa, pero ano ba yung hindi mo makakalimutan na naging adventure mo sa pagmomotor mo? Napakahirap niyan, kasi lahat talaga siya napakalupit. Piningin sa inyo, ha? Gian, Louie, totoo lang. Ako din, pero sa hindi nagbubuhat ng bangko. Kasi, kumbaga, fan din ako ng sarili ko. Pinanunod ko yung Motodeck pagka nainip ako. Pinanunod ko, natutuwa ako. Kumbaga, di naman kakasya sa utak mo yung memory niyan eh. Hindi, kumbaga, pag nagugulat ako, ano nangyari nga pala yun? Ay, napakalupit, napakalupit. Kumbaga, na-amaze din ako sa may ginagawa ko. Kaya siguro din nakapag-dire-diretso pa ako dahil ako mismo, na-appreciate ko yung ginagawa ko. Kaya, natutuwa din talaga ako. Pinakamasaya ko siguro yung... sa akin, kasi ang hirap eh. Minsan, pinakamasaya ko. Minsan, kasama ko yung asawa ko. Siyempre, masaya ko nun. Minsan naman din, may level naman ng saya na kasama mo naman yung tropa mo. Minsan naman, yan. Sila, Gia naman, group kami. Yung bimahe, nagtinuro kami magpa-dirt bike yan. Kami-kami dun. Kanong kasaya yun? Pero yung pinaka-remarkable siguro, yung Boracay ride namin. Kasi first time namin tumawid agad eh. Yun yung pinakakaibang feeling pagka sinakay mo sa bangka, barko yung motor mo. parang iba na talaga yung pinuntahan mo eh, no? Oo, oh, man. Feel mo, dala mo yung motor mo. Oo. Oh. Na, ibang isla to ah. Anong, ano ba, daan dito? Kahit kailan, di pa ako nakapag-motor dito. Tama. parang na-unlock mo yung mapa, parang pinapunta ka sa mapa ng bagong maruta. So yun nga, alam natin marami kang best riding experience. Meron ka bang masama na experience na kung something na natatandaan mo ngayon? Ano yung pinakamasama? Okay. Deki, bago mo sagutin yan, siguro batiin shout mo na out natin. Shout out mo tayo! Shout out mo viewers natin kasi alright. Para maging part naman sila ng kwentuhan natin ngayon, di ba? Sige, ito. Ano kagandahan dito? Magandaan dito, nakakita ko, puro suporta sila sa Imprint Customs. Yan, hashtag Imprint Customs. Paalala natin muna, paalala muna natin yung mechanics bago ang lahat. Nakikita natin yan sa ibaba. So, yan, yun pala, yan. Ayun, dumalabas na dyan. Kasi may parapol. Oo. May parapol tayo ngayon, may parapol. Ayun. And,
Shout out lang muna ako kay ano kay Boss Charlie Ong ng ano kay White Charlie Alpine Stars. Yes, shout out. Magandang gabi po. Magandang gabi po. And then syempre sa Donut King ng batch namin sa HPG training si Sam Abaya. Mas mabita pa. Sir Sam. Good evening. Okay. Yan. And yun yung mga trupa natin. Ito yung mga trupa natin. Si Jan Palisada, si Idung Marquez, si Jello Angelo Moses, si Rapi Lumidaw. Magandang gabi sa inyo mga trupa. Salamat. At mahaba pa itong kwentuhan natin. Samahan nyo lang kami. Marami tayong mga ano pa. Okay. Pwede rin sila siguro magtanong. Ano? Pwede rin sila magtanong para... Pwede sila magtanong. Pagka matino yung siguro, pagka matino, eh, maganda yung tanong. Relevant yung tanong nyo. Sagutin natin na maayos siya. So mag-isip lang kayo. Gusto nyo talagang malaman tungkol sa imprint ba o tungkol kay Sir Louie na napaka number ni Sir Louie. Huwag namin. Kung ano secret ng bank ni Sir Louie. Yan. So ganun lang. Isip lang kayo na yung tatanong. Check namin yung mga tanong-tanong nyo dyan. Salamat. Tambay lang tayo mga trupa. Yo. Okay, so magandang gabi. Ayun, batiin ko lang kasi napakalayo nito. Kinapawan ng North Cotabato. Yun! Ang gabi sa inyo. Magandang gabi. Tayo lahat. Okay, yun na nga. Kinapawan represent. Worst memories natin, papi. Worst memories? Teka. Kasi, sabihay ko. Pag nasi-share natin yung worst memories, parang dun kami nakakapulot ng aral eh. Kumbaga, Paano ba? Paano nangyayari kasi, medyo ito kasi yung mastery ko na nangyayari. Pag may nangyayaring negative sa akin, ino-convert ko pa rin sa positive. Kaya pag iniisip ko, halos lahat may mga negative eh, pero na-i-convert eh. Tulad ng endurance ko kasi yun, na-flat ako, man. Sobrang delikado nun. Bimaya ako ng flat. Sobrang hindi ko alam kung ano yung meaning ng endurance. Hindi ko alam na ba itong endurance. Sumali lang ako, akala ko 600 kilometers, tapos bibiren mo lang na bibiren. Hindi pala siya ganun. Una-una ko, tol. Labas just na yung akala ko. Yan. Na-flat ako, men. Siyempre, pinagandaan ko yun. Inayos ko yung makina. Gumising ka. Nag-gaya ka talaga. Tapos, medyo ano rin yun, ha? Sa normal na rider, medyo mahal din mag-participate sa ganun. Kasi, gasolina pa lang. Grabe. Oh. Alam mo yan. So, hindi naman ako ganun kaluwag dati. Kumbaga, piniwas na yung pera namin dun sa makina. Binenta ko yung lens ko. Pinambili ko ng makina. Sa isip ko talaga, oh man, talaga ba ko? Hindi naman ako papayag na stockline motor ko eh. Ano naman ako eh. Di ba pwede, yun ang naisip ko. Ayun, tapos na-flat ako nung last na checkpoint. Naisip ko nung, sayang, ba't nga nun, nagmadali ako na nagmadali, tapos mapa-flat lang. Kasi, sobrang, iyak ako nun, yun na umiyak ako sa loob ng helmet. Siguro kaya nasabi kong worse. Talaga yung pakiramdam nun na yung, tapos sila parang naisip ko noon, ina-drive ko yung motor ko ng flat, parang naisip ko, pucha, patay kong patay. Pero ba't naisip ko yun? Kumbaga, sobrang nadala ako sa motor, ganun ba yung pagmamahal ko sa motor? Talaga, kontrolado ko naman na pwede naman ako sumurrender na, okay, next time ka na, pero nilabang ko pa rin. Yeah. Yun, siguro yung mga worst dahil yung motor, malakas makaano yan eh, temptation, di ba? Paghahawak mo yung, hindi mo mapipigil sarili mo. Kailangan, magaling ka mapigil. That time na lose ako dahil sa gigil ko. Yeah. Kaya feeling ko worse. Pero nung umabot pa ako, number 5 pa yata ako natapos nun eh. Baka, kaya, ano pa? Flat pa. Flat pa yan. Nagkaroon na ng twist. Nasubukan ko rin yung sarili ko na. Baka kung di ka na flat, wala pa yung mga committed dun sa finish line. Naunahan mo. Akala ko kasi ganun yung endurance. Pero just to clarify, hindi pa ano yun ha, yung endurance, hindi siya ganun laruin. Kanya-kanya siya discarte ko paano mo siya lalaruin. Kumbaga, parang biyahe. Ano bang type ng biyahe? Alam niyo, pag magmamaralaki kayo, may tinatawag kayo, tara, chill ride lang, libot lang talaga yun. Kasi iba naman, tara men, bakbakay natin. Totoo, alam, real talk lang. Kumbaga, kung itatago natin yung mga ganito eh, hindi magiging makatotohanan eh. Talagang may ganun tayong klase ng mode, minsan mabilis. Pero hanggang limit lang palagi. Lahat naman tayo ayaw magasgasan yung motor natin eh. Lahat tayo ayaw testingin yung mga riding gears. Pero yun nga, dahil sabi ko, mataas yung temptation yan, kailangan control pa din. Hindi lalo pag nakagamit kayo ng malalakas na motor. Nako? So important lang. Discipline. Okay, so kwentuhan, may mga ipapakita tayong picture dito na pinag-upuan namin kung saan-saan. So basically, kwento mo lang para lang maano natin. Sige. Intindihan nila. So ito yung first photo natin. Ayan, lakihan lang natin, ha? Kanyang pala katindi yung ano?
Kanya pala katindi yung pagkakalikan na ginawa mo. Matindi research turn. Ano ba to? Rinig mo ba? Nandiyan pa ba kayo? Ah, nandito kami. Nandito kami. Ah, malupit nga ang pagkakalikan. Mga trupa, nandiyan pa ba kayo? Ah, nandito kami. Ito, ako yung pinakamaliit. Hanapin nyo yung pinakamaliit. Ako yung pinakamaliit dyan. Ikaw ba yung katabi? Sa may pinakaliwa. Kasabi ko yung teacher ko, si Sir Jonathan. Tapos, grade 6 siya, alam ko, grade 6 graduating ko. Grabe yung buho ko, men, tapos nakalawit yung belt. Men, nakita mo ba yung belt? Tinan mo yung belt nakalawit. Oo, oh, yan yung uso nun eh. Oo, oh, break it down. 8 balls, men. Ang boy scout na belt. Oo, oh, nakalawit, tapos skimpy yung buhok. So, ako yung pinakamaliit. Ako yung pinakamaliit. Talaga, sobrang liit ko dyan. Anong year niyan, papi? Bakit black and white pa yung photo? Hindi, ano yan eh. Tawag dito yung sa yearbook, parang ganun. Drama nila yan para mas mukhang, tinan mo, parang 1960 kinuha. Bakit parang ilan mo kayo sa klase nyo? Ha? Iilan lang kayo? Oo, men. Sa school namin. Buong high school. Kayo, no? Buti nga, marunong ako makisama eh. Dahil isipin mo, high school. Wala namang kami-kami lang buong high school ha, mula first year hanggang School of Mount St. Mary's to dito private school Catholic school sa amin. Buong high school 36 lang kami. 36. So parang naka-block section talaga kayo. Yan, nung first year high school ako anim lang kami. Ano pa? Isipin mo. Isipin mo naman nung first year high school ako. Pinanlalaban ako ng school namin kasi medyo act ano ako naman, medyo smart ano ako na smart ass. Yeah. Hindi, medyo mahilig ako magbasa nun. Simula pa lang ng school, binabasa ko na lahat ng libro. Tapos, yun. First year high school pa lang ako, nilaban nila ako ng quiz B. Regional, mga kalaban ko. Well, region 1, mga region, star, mga region 7, nagpunta. Naglaban-laban kami sa, ano to, CLSU, Central Luzon State University. Quiz B, science, tungkol doon. Ayun, di naman ako nanalo, pero at least, di ba, na-selected tayo. Oh, man, pinanlaban tayo. Ano ka as estudyante, ano ka ba, nasa top-top ka ba o nasa bottom-bottom ka? Top ako. Ano ako, nung elementary ako, mahilig ako mag-bike, so di ako focus. Tapos, nung first year nga kami, wala namang ganong kaklase, walang kaibigan. Nagsili pa ata ng school yung mga tropa ko nung elementary. Kasi nalaman nga nila, anim lang daw. So, natakot yung mga ibang magulang. Eh, ayaw na namin dyan. Kayo, ano mangyayari? Ayun, de, anim lang kami. Nag-focus ako mag-aral. Yung first year high school nga ako, ganun nga. Yung level nung aking kahiligan sa pag-aaral, yung pinanlalaban ako sa ibang lugar. Tapos, noong second year high school ako, dumating yung isang tropa kong malubit mag-impluensya. Yun na, yung dumating na yung radar namin ito. Yun, naloko na ako noon. Naloko na ako sa motor. Yeah, yeah, ganun kalupit ang motor, ha? Ganun kalupit ang motor. Kaya ingat kayo dyan. Ganun. Hindi, ano to, nahilig ako sa motor. Tapos medyo dahan-dahan. Ano ako, second year high school ako. Second honor na lang ako. Tapos yung third year, gitna-gitna na lang. Yun. Tapos nung graduate. Second honor, eh. Oo. Eh, nung fourth year na, nung graduate na ako, 13 kami, pan-12 na ako. Napakalupit. Maganda pa yon. Kami sa klase namin, kami magbabarkada, 50 kami lahat eh. Nag-uunang kami kung sino pang 50 eh. Kaya o. Nag-uunang kami sa dulo. Ayun, hindi na naman tayo sa photo natin. Ayan, kita mo na. Ayan, solid yan. Ayan, sino? Naman sa'yo pamilya namin. Si kapatid kong babae, ay isa, matalino yan, UP grad yan, isa na yan. Eh. Talagang puro aral ginawa sa buhay niyan. Tapos si Kuya Mau, kabanda ko yun, tsaka... Kuya Mau ba? Yung karide natin, lagi ko naman karide eh. So, airpads. Shout out kay Kuya Mau. Tsaka si Mami. Solid yan. Ayun. Pamini namin mga trupa. So kapatid ko mabaya si Ayasin, yan. Madami rin tulong sa akin sa Motodeck yan. Pag may mga pinapagawa akong mga letter. Pag yung kapatid ko mabaya na yan, magaling yan eh. Ano kasi sa English major ba? Sa parang ganun. Tapos communication. So pagka di ko kaya English yan, isend ko lang sa kanya ng Tagalog lahat. Siya gumagawa ng rider profile ko. Siya gumagawa ng mga, kunyari, sin, captionan mo nga itong photo na to. Medyo kailangan dito eh. Suwabi. Siya bahala doon. Ilan ka sa inyong magkakapatid, Becky? Gitna. Gitna ka. Naka-family plan kami. 4 years. So, matanda ako ng 4 years. Gitna ka eh. Pasaway ka. Siguro, pwede. Oh. Na-observe ako rin. Hindi lang sa akin, pati sa mga iba.
Siguro. Meron ba talaga middle child syndrome? Definition, ano? Oh, mami, definition. Ayan. So, yan nga. Si daddy tsaka si mami, okay? Nasa Bulacan din sila, kasama mo. Yan, no, nakahiwalay ako sa kanila, may apartment ako sarili. Kasi nga, yung motor dumadami na eh. Ang hirap na sumiksik doon. Nakakalat ng gamit ko. Yun, okay. Pero malapit lang. Malapit lang, yun. Okay. So, dun tayo sa next photo natin, pangatlong picture natin. Yeah. Ba? Ah, ha, si Mamu. Mine's me. Ah, si Mamu. Di, ano yan? Si Mamu, kasama yan ako, si Altea, si Princess Motodeck. Hindi kayo maniniwala. Yung anak ko na yung kakaiba. Mahilig din kasi ako sa bata. Pag nakakita ako ng bata, mahilig ako. So, lagi ako. Parang nag-aaral din ako ng konting mga basic ng pagbasa-basa ng mga psychology ba? Parang ganun. Nakikita ko yung bata kung talagang, baga, nakikita yung potential ng bata. Itong bata na to, ganyan. Itong anak ko, sobrang kakaiba niyan. May kakaiba dyan. Sobrang... Ewan ko, sobrang smart niya. Bata pa lang kami. Halos may mga kakaiba siya. Hindi ko, niloloko nga ako niya. Naaalala doon niya. Pakiramdam niya sa loob doon siya ng nanay niya. Oh, may nakakatawa niya. Yung mga kwento niya. Naaalala doon niya. Pakiramdam na ako yung Louie. Ganun yung mga kakaiba niya. Nung 2 years old siya, sinasama namin siya lumuwas palagi sa biyahe. So, titingin-tingin na siya sa paligid. Magugulat ka. Kaya na, ituturo niya sa'yo kung paano lumuwas. Ganun ka bata. As in, nakikita niya. Sandili ko. Saan nga ganyan? Saan ka tayo kumain? Maaalala niya pa yung last year. Sobrang ano. Kaso, medyo mani puso niyan. Medyo malambot. Sobrang lambot. Kailangan malambing ka lang sa kanya. Magulat ilan mo yan, medyo. Ilang taon na? 7. Mag-iita siya sa August. Yun. So, any si advice kay Gian? Kasi, daddy na rin to. Ayaw! So, meron ka bang advice para kay Gian? Nakikita ko naman si Papa Gian. Talaga na-appreciate na. Baga, pagka-daddy niya, tuwan-tuwa siya. Talagang, alam ko, magiging magbuting tatay ito. Buntis pa. Tapos yung pangalawang anak nila. May magaling yung tatay yan. Yun lang may nabusan manubusan ng oras kasi nakakainayang. Nakakainayang yung oras hanggat kaya mo. Kasi may paglaki na konti niya, hindi na magpapabuhat sa'yo yan. Yung anak ko, alam ko, yung anak ko, nagpa-konti ng trata ko na yun, bata pa lang. Sabi ko, alam ko, pagtanda mo, hindi ka na magpapabuhat sa akin. Hindi, sabi niya sa akin ng bata siya, kahit malaki na ako, papayag pa din ang magpabuhat sa'yo. Tapos yung mga kailan binubuhat ko. Mm-hmm. Ayaw na. Sabi ayaw mo nung ganun. Di ba? And again, sulitin mo naman. Tingnan mo, 7 years old lang. No. True pa. Kasi tingin pa rin natin dyan eh. Pakibati naman daw. Baka mamiss yun. Natin. Sino ba itong birthday na natin dito? Yan. Borhans. Borhans. Si Borhans. Si Borhans. Sokor. True pa. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday sa'yo. Pwede na itong minumin. Diba? Pwede na itong minumin ngayon. Pero sa ibang lugar. Diwang ka, Truepa. Huwag mo na, Truepa. Huwag mo nang inom. Diwang-diwang lang tayo muna rito. Tambay ka na lang dito. Imagine mo na lang. Katambay mo na lang muna kami. Happy birthday, Truepa. Okay, next photo natin. Pang-apat na photo. So, ito. Bago ka pa to, maging motodeck. Tama ba? Yan, Kasi yun din, parang gusto ko din explain yan kasi yung vlog ko kasi ginagawa, pag pinanood niyo parang sobrang simple, parang di mo alam, naiintindihan mo siya, pero parang ang dali-dali niyang gawin. Parang yung on the camera, magkasalita, tututok-tutok, paling-paling angulo. Actually, lahat na yun, pinag-aaralan ko sa editing ko, lahat yan, may direction yan, di lang siya basta-basta ganyan. Kaya din, storytelling, dinatawag. Diyan ko nakuha yan sa dati kong trabaho. Ayun nga, para sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung trabaho mo talaga bago ka? Yan! Motodeck. Yan ito yan, no? Dati kasi like, ano, may kasama ako si Tamzi sa mabansa na kasi ula ko kasama nagra-ride. Nagpapalipad siya ng drone. So ngayon nakuha siya sa wedding industry kami. Banda kami, tambay-tambay kami. Kung saan lang, call center kami dati. Ilan taon din eh. Tapos ngayon nagdo-drone yung tropa ko, nakuha siya sa wedding. Ngayon, parang kontrata, travel out of town. Out of town, talaga nilibuti namin, parang biyahe ni Drew. Sabi niya, tol, magpanggap ka na assistant. Libre. Libre yung isa. Libre yung plano mo, libre yung makapagkain, libre hotel. Magpanggap ka lang parang tinutulungan mo ako. Abot-abot ka lang ng lente, ganyan. Sabi ko, man, ayos na trip yan. Sige, yun, sumama ako, man.
puro artista yung sinushoot namin nun. Talagang parang production siya. May director kami, may scriptwriter, may researcher. So, ako yung naging cameraman din ako dahil talaga sumama ako sa kanilang taon. Na naturuan ako ng director, naturuan ako ng tamang shot, paano luminis ng ganito, kung ano yung meaning ng shot pag naka-shooting down, shooting up, ano yung meaning ng mga ganyan. So, yun. Din siguro din yung naging ano, parang napapaintindi ko yung nangyayari sa mga tao, kaya din. Siguro nag-work ko yung ibang video ko. Nasa film ka na rin talaga eh, no? Kaya siguro yung video mo. Kasi yun nga, kapag-aralan mo tong craft na to, hindi to yung biglang may nakita kang camera. Hindi siya may pwede ng ganun. Mga pinag-aralan mo rin pala. It takes skills and talent. Talaga mahirap yan. Bibiro yan. Pwede ka dito maging ano. Diba? Lalo ngayon sa panahon, ang dami nagiging vlogger, ang daming gusto mag-vlog. Hindi ba pwede talaga yung basta-basta lang na bumili ka ng camera, game na. Hindi. Bago ka bumili ng camera, pinamaganda mong gawin, manood ka na manood muna ng video sa YouTube. Pag-aralin mo para ma-maximize mo. Kahit gano'ng kaganda yung camera mo, hindi mo yan magagamit na maayos. Kahit cellphone lang gamit mo, kaya kang panoorin ang buong mundo. Tama. Hindi mo rin kailangan maging pogi. Ako napatunay dun. Hindi mo kailangan pogi. Kailangan mo lang maging totoo. Makakahanap ko ng makakahanap ng mga manonood sa'yo eh. Kumbaga, hindi ko mahihirapan. Hindi ko mahihirapan mag-content kasi nagpapakatotoo ka lang eh. Kadang rin ginagawa ko eh. Nagmumotor naman talaga ako dati pe. But ako, kunyari, ibang mga gagawin mong content yung di mo naman talaga trip. Kunyari, magbibideo ka ng mga bagay-bagay na di mo naman gusto. Lalabas ka, di mo gusto. YouTube ka pa. YouTube ka pa. YouTube, kaya nga, you! YouTube, man! It's you! Yeah, tama doon. Kaya nga siguro ganyan din karami followers mo kasi yun nga. It's, you represent yung normal na rider, eh. Di ba? Masaya. Man! Makatol medyo, umbaga. Di ba? Maraming nakaka-relate sa'yo. Yun, yung pinaka-word doon. Madami nakaka-relate. Kasi unang-una yung motor ko, eh. Manasabi ko, isa sa pinaka-madaming motor ngayon to. Uh-huh. Yung Aerox NMAX, eh. Mm. Ito talaga, ito tawanan to, wala tong market. Ito talaga yung pinakamadami talaga sa lugar natin, ha. Nag-search ako sa buong mundo, parang alam ko, ito, parang sa akin, ha, di ko alam, ha, parang Honda ang karaniwan, majority Honda number one. Pero sa Pilipinas lang natin binirektad ang game, Yamaha dito. Sir Jude, ano ba yan? Bibili ko MTO na yun, pare. Kaparinig lang tayo dyan. Hello! Yeah, maha! Okay, bati. Bati si MC Solon. Yun naman, number one, MTO 9. Ayun, happy birthday daw, Truepa. Pakibati si Harvey. Sino yan? Aplaons. Sino yan ang kanyang Truepa natin? Si Harvey! Harvey! Aplaon! Magandang gabi. Happy birthday sa'yo. Natapad lang COVID kaya di natin ma-celebrate na matindi yan. Pero happy birthday pa rin mula sa trupa mo. Salamat ha. Ingat ka palagi. Masurvive lang natin to eh. Happy na. Yun. So last photo natin. Yung panglimang photo natin. And yan. Sure na tumo. May racing career ka pala ha. Oh. Kasi parang nasa ano yan eh. Nasa parang dugo na ba tawag doon? Di naman nasa dugo eh. Nasa hilig ba? Kasi talagang, mas mabibasasabi ko, isa ako sa kamote, kumbaga. Oo, masasabi ko eh, hindi ko naman itatanggi. Dalawa kayo ni Gian. Hindi ko may itatanggi yun. Pero syempre, dahil naman naging si Motodeck tayo, aware naman ako na madaming ginagaya, ginagawa natin. Syempre, dahil dandan, talagang ginagawa rin ako ng paraan na para maiwasan nila yung mga bagay-bagay na yan. So yan, about sa karera na yan, sumali ako niyan, men. 1 month pa lang yung Aerox ko. So, gigil ako sa content na eh. Nag-motovlog ako. So, naisip ko, kailangan gumawa ako ng mga content. Kailangan ako. Gigil ako sa content talaga. Kilos ako. Hanap ako sa internet. Race. Sila Alum Race. Gymkhana. Nakita ko to. Track day. Aerox Club. Kaso, puro kargado yung kalaban. Naisip ko lang. Testing ko lang. Wala namang masama. Basta mabidyo ako ulit racetrack. Yun ang goal ko. Mabidyo ako ulit racetrack. Wala akong pakialam kahit di ako manalo dyan. Yun, nalalo pa ako. Oh, tama sa Carmona eh. Carmona to. Oo, oh, Carmona. Eksemplangan sila. Nag-third pa ako. Nalalo ako dyan. Yun lang, kasi yun lang. Podium pa rin. Podium, man. First race, podium, man. Ah, kasi nga eh. So, natuwa naman ako. Si Sir Jude, dinilaan lang tayo. Tsaka tayo kalindat, ano. Hindi, ganyan talaga yan. Suplado yan. Pero mabait yan.
Okay, magandang gabi sa lahat ng taga-Yamaha. Siyempre, Sir Jude, Sir Jordan. Magandang gabi sa inyo. Emerson, magandang sagad gabi yan. Sa inyo. Sobra, family ng Yamaha. Kasi talaga, inalagaan ako niyan eh. Yeah. Kasi isipin niyo ako, ako hindi naman sa ano, pero sinisip ko, parang talagang puro ako yung kinukuha nilang, ini-invite nila. I mean, ganun, puro ako yung lagi ini-invite nila halos lahat ng event. Talaga sunod-sunod, minsan sa isang buwan, lima, talaga motodeck, lagi ganyan dyan sila. Hindi naman nila ako, wala naman silang hinihiling kahit ano, yung talagang gusto lang din, nakarandam ako naman na gusto rin nila ako kasama, kaya din, yeah. Mapagmahal ako sa ganun eh. Pwede lang naman tayo eh, diba? Pagka mabait sa atin, talagang... Siguro ano yun, pagkatapos ng lockdown, una natin pupuntahan si Sir Jude. Yun, si Sir Jude. Natin eh. Agad natin si Sir Jude, kasi, syempre, di ba? Baka nag-nag tayo yun eh. Ay, talaga yung MTO na yun. Nilakaraw ko na hindi mapanaginipan yan. Actually, may plano kami ni Sir Jude dapat bago na COVID. Dapat magkalawang kakaroon kami ng relief ride niyan sa Batangas. So, yung mga nadali ng Bulacan. Puntahan dapat namin ni Sir Jude dun. Eh, ala, na-COVID eh. Sayang nga. Pero reschedule lang yun. So, mabawi pa. So, yun na nga. Ano na tayo. Remind ko lang ulit yung mga nakakompleto sa ating raffle ng steps 1, 2, 3. Hashtag imprint customs. Iyan ninyo kasi maya-maya lang. Gian, ilang jersey ba yung ipapamigay mo ngayong gabi para ano, simulan na ba natin bumunot ng isa, dalawa? Ah, para lang mamigay ba? Wala ba? Tapusin na natin. Lima. Nako, lakas pala. Lima pala to ah. Oh. Iba talaga si Papa G. Lima pala to mga trupa. Kaya nyo na. Solid dyan. Siyempre. So, ano ba? Simulan ba natin? Try na ba natin? Siguro ng ano? Kahit dalawa. Dalawa. Yeah, pitingin natin sila. Alright. Gian, habang inaano ko, inaayos ko, baka meron mga nagpapabati nyo. Shoutouts muna tayo sa mga nanonood, no? So, dito muna ako. Yes, sir. Ngayon. Deki, baka ano, may mga gusto kong batiin dyan. Dami tayo. Ito mga trupa natin. No? Si Enchong Lawrence, Kumilang. Si Julio Galias. Andiyan din si Chanel, men. Solid yan. Si Chanel na lahat ng live ko nanonood yan. Si Rafi E. Lumidaw. Ayan pa, with the hashtag of imprint customs. Nako, mukha mo. Andiyan din si Rowie Balmadrid. Nakakayang trupa dito. Ayan, si Rowie. Rowie, shoutout sa'yo. Carlo Reyes, game na daw! At sa lahat ng trupa na nanonood, nag-ubos ng oras. Kasama kami. Thank you very much. Meron pa ba? Ayun, may mga nakita ako. Taga Batangas, taga Nueva Ecija. Magandang gabi. Sana lahat tayo safe tayo. Nakaraang bagyo kahapon. Buti na lang, dumaan lang. Kapos na pala sa inyo. Malakas ba bagyo dyan? Ayun, nadali kami. Burut-burut yung bahay. Burut-burut yung puno sa bahay namin. Tapos yung mga lahat tropa dito, bagsak-bagsak mga bahay. Isang malupit lang. Munting na ako umiyak, men. So, yun yun. Ngayon ko lang narinig yung hangin na yun. Medyo malakas nga. Kahit dito sa Quezon City, medyo malakas. Pero yun nga, dasal lang po tayo kasi itong mga natural disasters, wala tayo magagawa dyan. Pero yun nga, kung may kaya tayo. Salamat na lang. Tulungan natin. Mahapon na, shout out kay, kay Reniel Pacheco, galing US pa. Isang trupa galing US. Yan. What's up? Hey, bro. What's up? How you doing, bro? What's up, man? Okay. Bunot na tayo. Yeah. Isa. Subukan na natin. And the winner. First winner natin. Ayun. First winner natin, si Roman Paul Pangan Betiles. Alam ko si pare Roman ko eh. Kilala ba natin to? Kilala natin. Okay. So, paring Roman, Paul, Papi, ano ka namin? Message. May message ka namin. Congrats. Tawag dito, may DTI representative kami na mag-check. Ako sa DTI representatives natin, ano? Oo, si ano yan, si... Ang alam nito? Diba? Si Motoman, kasi Moto Ranger yung nag-check. Walang makakalusot, so kung maaari, pakita natin yung ano... Motoman, Moto Ranger, paki-take note na lang, bunutin natin, pick another winner tayo, pero katulad nung sinasabi nung iba, i-refresh natin. So habang nire-refresh ko, Papi G, baka may nagpapa-shoutout pa dyan. Ito naman. Ito, madami. Iggy Duave from Riyadh naman. Wow, Riyadh! Pare, teka lang, interrupt lang kita, pare. Si Roman Paul, pare. Si Roman Paul pa, pare, bagong-bagong tropa ko yan. Siya nga pala, sa kanya ako pupunta bukas.
Oh man, siya may-ari ng Demon Vape. So shout out natin ng Demon Vape. Ayos. Oh, siya yung gagawa. Magkakaroon kami ng project. Magkakaroon kami ng bagong juice line sa vape. So yung mga vapers yan ha. Nadali din sa Roman. Matrupa sa Sambuanga. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Siyempre ang motogarahe.com live is basically para sa ating mga riders, para hindi tayo mainip, para hindi natin masyadong mamiss yung pag-ride. At syempre, pag gusto nyo bumili ng motor, punta lang kayo sa motogarahe.com at makakakuha kayo ng mga freebies. Bukod pa to sa freebies na makukuha nyo sa mga dealership, makakakuha rin kayo ng freebies mula sa motogarahe.com. At ayun na nga, so Gian, pangalawang winner natin. Raffle! Sinetch ite! Dan-dan-dan! Ayun! Sa mga taga-Oriental Mindoro din. Shout out! So, congratulations, Martin Nitram Garcia. Panalo ka ng Imprint Customs jersey. So, i-message ka namin o mag-message ka sa amin. Okay, guys. Katulad na sinabi ni Gian, pag mag-ano kayo ng size, is one size up. Kasi yes, one size normally up. Normally, pag mag-ride, di ba, G? Kasi isusuot katulad yung shirt na patungan. Patungan. Katulad ng suot ko, meron sa loob. Loob. Kasi yung ako. Hoy, taga lang ha. Yes. Actually, itong ano nyo eh, itong motogarahe, by the way, papaliwanag ko lang din sa mga trupa kasi baka ibang trupa, baka ngayon lang din nasilip dito eh. Kasi itong motogarahe, sa ngayon, nakikita ko effective siya eh. So, mga trupa, papaliwanag ko lang sa inyo itong motogarahe kung ba't tayo natin ito sakon-sakon sa panahon yun. Yung motogarahe, online yan, nag-website, diba? So, gusto nyo magbumili ng motor. Kung ngayon nararamdaman niyo gusto niyo bumili ng motor o nangangarap pa lang kayo, wala pa kayo, gusto niyo mag-eksperimento, gusto niyo magdagdag ng knowledge. Pumunta kayo sa motogarahe, may makikita kayo mga motor doon. Gusto niyo pwedeng bilhin, tuturuan rekomendahan kayo nila kung saan available yung kulay na 'yon. 'Di ba? Kunyari gusto mo ng Mio, gusto mo ng Mio na kulay pula, saka hanap. Magmumotor ka kung saan, maghahanap ka ng virus. Maghahanap ka ng virus. Huwag naman, di ba? Pwede ka naman pumunta na sa website nila. Check mo kung ano yung kaya i-offer ng mga dealership kasi hindi lang ang dealership ka eh. Meron din preview mismo yung motogarahe. Sa kanila mismo meron. So, ngayon, kung bibili ka, may trip mo talagang bumili ka ng motor ngayon, may idea ka. O, nangangarap ka pa nga lang ha. Sumilip ka lang doon, testingin mo lang. Motogarahe.com. Mas mabuti yun, makikita mo, madami siya doon. Kaya mo naman gamitin eh, kahit bata, kaya ang gamitin yun. Yes, napakadali, napakadali. So yun nga, may freebies sa amin, may freebies pa sa dealer. Same, kung ano makukuha nyo sa dealer, yun, additional freebies lang yung makukuha nyo pag bumili kayo through motogarahe.com at mas mapapadali yung pagbili nyo kasi sabi nga ni Dick, hindi mo na kailangan pumunta sa mga tindahan. So, yun nga. So, bago natin bunutin yung tatlong dealers, yung tatlong winners, yung tatlong winners natin, ito. So, Deki, bago tayo matapos, ano lang ba, bilang kami ng advice para sa ating mga nagra-ride bilang dami ng motogarahe, lagi kang nagmomotor araw-araw, ano ba yung mga tips? Tatlong tips lang na pwede na iwan sa ating mga kapwa. Sige, sige, sige. Importante to eh. Gusto ko rin makuha tong time na to para masabi yung opinion ko eh. So, kung alam nyo ba mga trupa, alam nyo naman mga trupa na ang content ko is more on biyahe talaga, diba? So, ngayon, pag gumabiyahe tayo, parang nakakahikaya tayo lumabas-labas, mag-explore, tawag doon, leisure ride ba? Tama ba kung din nagkakamali? Yeah, leisure, tama, ride. Leisure ride. So, yun yung mga tipong ride na hindi naman talaga natin kailangan sa buhay. Pampasarap lang, di ba? So, ngayon 2020, I think hanggat wala pang vaccine, is not the right time to enjoy. Ride. So, siguro, pwede tayo mag-ride. Talagang yun dapat may sense man lang. Kahit di naman siguro sabihin na natin minsan. Talagang alamin natin kung pinaka-importante lang at saka tayo mag-ride. Siguro. Ako mag-ride siguro, pinag-iisipan ko. Pero gagawin kong may sense yung ride ko. Baka pwede kung kumbaga, alam ko naman yung pwede na ako mag-ride basta susunod ka sa may, di ba, meron naman tayong social distancing, mask ka. Talaga, isipin mo na baka may sakit ka, ikaw ang nangahawa, hindi yung makakahawa ka. Isipin mo makakahawa ka. Ganun, yun. So, yun, susunod naman tayo doon. Nag-iisip na ako kung paano ko gagawin may ascension ride. At sabi ko nga na kami ni Papa G, di ba, nakakagalaw naman kami kahit ECQ. So, okay naman. Eh, yung mga iba, mga pwede natin tulungan. Baka sakaling magawa namin yan. Eh, Papa G, baka may maisip kaming, marami kaming plano niyan eh. So, baka yun, mga relief ride, mga, yan ang priority natin, yung may sense na ride. So, bawi lang dun sa mga nahihirapan ngayon, di ba? Yan, oh, para naman lahat tayo happy, kahit naman maliit na bagay lang.
isang araw o may isang panahon eh makabawi tayo, di ba? Hindi naman puro sarap eh. So, medyo-emphasize ko lang yung binanggit ni Truepa, guys, may bawat lugar kasi sa atin, may kanya-kanyang GCQ, ECQ na pinapatupad. So, best way lang is, yun nga, iwasan muna leisure riding. Kung kating-kati talaga kayo mag-motor, mag-volunteer kayo na kayo mamalengke. Gamitin yung motor nyo. So, makapag-ride kayo. Yung sinasabi ni Truepa na may sense yung gagawin nyo. Hindi yung lalabas lang kayo kasi gusto nyo mag-ikot, gusto nyo ipakita yung bago nyong motor. Motor. Pwede mo mamalengke sa Tagaytay? Ay, hindi. Oh, hindi. Kulay, baka daw, baka eh. Kung taga-Tagaytay ka, pwede. Pero ano, alam naman natin, bawal pa rin, ano, bawal pa rin. So, yun na nga, Truepa. Ano yung mga tips na pwede natin ibigay sa mga ito riders? Kilala mo si, kilala nyo si Jack Ma, di ba? Sa pinakamayaman niya. Yung Chinese, si Jack Ma. Sabi ni Jack Ma ngayon, yung 2020 daw ay hindi pa noon para to pa rin yung pangarap at saka push, mag talagang ispush na ipush yung sarili mo. Sabi nga niya, huwag mong pag-usapan yung pangarap, huwag mong pag-usapan yung business. Ang pag-usapan mo ngayon, makasurvive ko lang itong 2020. Oh. May profit ka na. So, tama. Ganun siya kadelikado. Isipin nyo yung tao na yun yung nagpo-push na sipaga natin. Sipaga, sumipag. Puro push yun. Mm-hmm. Si Jack Ma, puro talaga hassle hard yung mga quotes nun. Pero ngayon siya mismo nagsasabi, this is not the right time para doon. So, mahirap na, mamaya ilaban natin, di ba? So, pwede natin ilaban, pero yun nga, maximum, isipin mo talaga ako, baka lumuwas ako, magkasasakyan lang ako. Tapos, mag face shield ako. Tapos, imprint custom balaklava. Di ba? Protection lang. Tapos, pagdating ng bahay, hubating ko yun, tapo ko, alcohol ako, di ba? Mahirap na. Kasi hindi naman palakasan dito, hindi naman ngunit takot ka sa COVID, mahinang klase ng tao eh. Kung suntukan yan, hindi naman, pag dinapuan kayo, kahit si Dara ka pa. Ayun yan. Lang, ingat. Sa kaya na, ingat. Malayo rin to. Cayman Island. Magandang gabi sa mga nanonood. Cayman Island. Alam mo ba, G, kung saan yan? Doon. Cayman? Doon. Si Sepiwa from Cayman Island. Magandang gabi sa'yo. Kung malayo yun. Hindi ako nagsasamali. Somewhere in Europe to. Pakicorrect na lang kami kung mali. Medyo mahina kami sa geography. Tama, dumudun pala. Alam ang yabang-yabang mo. ganun talaga. Basta ang alam ko sa Cayman Island, dyan naglo-launder ng pera yung karamihan eh. Ay, napanood ko lang sa mga documentaries. Yun lang yung mga sa Cayman Island. Ayun, so G, hello. May batan ng gulo sa akin bigla. last tip ko? Last tip siguro. Ganito eh. Ito yan eh. Importante ito ngayon. O sige na, hindi nyo na sinunod lahat ng payo number 1. Hindi nyo na sinunod yung payo number 2. Hindi mo natiis. Gumala ka pa rin. Nag-leisure ride ka. Tapos, hindi ka nag-face mask, lumabas ka pa rin. Sige, matigas ulo mo eh. Napakaganda ng kalsada ngayon. Alam ko gagawin mo. Hahataw ka ng sobrang bilis. Huwag na huwag mong gagawin dahil ang mga tao ngayon, hindi sila listo kamukha nung dati. Isipin mo, lahat ng tao na yan, 2 months hindi lumalabas yan. 2 months mga hindi lumalabas yan. Lahat yan, hindi nang gagabay mag-motor. Lahat yan, ang gagabay mag-drive na iba. Pas pare-paras kayo naiisip. Linis ng asada. Pag nagkatagpo kayong parehas, kamote. Kamote kayo, aabutin nyo. So, ingat na lang. Kung yung aabusuhin nyo, linis ng kalsada. Yun lang. A good point, yung binanggit ni Deki, kung mapapansin nyo, meron kaming write-up sa motogarahe.com, riding on ECQ, which hindi naman namin sinasabi na mag-ride kayo, pero kung wala kayong choice na kailangan gamitin nyo yung motor nyo, tama yung sinasabi ni Deki, eksakto na sinasabi namin, maluwag ang kalsada, mataas yung temptation na lahat tayo gusto magmadali. So now, dahil lahat ng tao ganun yung mindset, dapat mas maging alerto ka. Lalo sa mga crossing. Lalo, kasi sa crossing baka lahat ng tao, iniisip, wala naman tao. So magre-relax ka na. Now is the time, mas tao sa kalsada, dapat mas maingat ka at mas sumunod ka sa batas. Kasi wala nang dahilan. Wala nang dahilan para mabilis ka kasi makakarating ka kahit 60 ka lang dyan eh. Wala naman traffic eh. Tugang madali ka pa. Diba? Pitikin mo na siguro. Pitikin mo. Makating katika. Pero wag na yung alam naman natin yun eh. Alam nyo na sa sarili nyo yun. Usapan na lang natin ha. Kung sino rin nakakaintindi na lang siguro. Kung sino rin viewers ngayon. At least mababawasan tayo sa kasada. O kaya ikwento nyo sa kamag-anak nyo. Kwento nyo sa kaibigan nyo. Itong 2020, magdahan-dahan muna tayo. Hindi kayo makakita ngayon masyado ng mga action na bakbakan sa Motodeck ngayon. Hindi natin na-recommend yan. So, relax lang tayo ngayon. Yeah. Dapat may purpose and ride. Tapos, syempre, mahirap na. Ang daming restriction. Huwag natin palalain yung bagay. Baka pati tayo pagmumotor, di ba, madali pa.
So gamitin natin ang may silbi. Pakita natin na may purpose ang pagmumotor. Pakita natin na importante ng importansya ng motor. At saka, yun lang. Basta alam nyo na yan. Maganda yun natin yung imahe ng pagmumotor. Ang galing pa sa akin, ano? So at least, sa inyo kayo, ano? Yun lang. Happy na ako dun. Yun. Salamat sa mga tips mo na sa ano sa panahon natin ngayon, no? Sa panahon, no? Sa panahon. Iba kasi gamingan ngayon eh. Kailangan dito. Lalo na yung huling mong tip, maaring hindi ka nga nagka-COVID. Hindi ka nga namatay dahil sa COVID. Namatay ka naman dahil sa salpura. Pisa ka. Pisa ka. Okay, so yun nga. Bago natin pakawalan si Deggy, bunutin muna natin yung pangatlong winner natin. Para lang, refresh ko lang to. Swerte ng mga ito. Oops. Oh, sakit. Ayan. Ganda pa naman yung design na yan. Yan ang isa sa pinaka-paborito ko yan. Kaya din ang pinili. May perso. Oo, may perso yan. May perso yan. Damit na yan eh. Parang... Shout out nga pala kay Carlo... Saglit. Ayan. Carlo Reyes. Ikaw ang unang bumati. Happy 50,000 subscribers daw sa Imprint Customs. Oo, oh, may promise ka pala dyan sa Imprint Customs. YouTube channel mo? YouTube channel mo? Di sana, ano na ako noon, vlogger na ako. Sana lang. Sa page ko. Dapat gawa mo rin yan. Soon, magkakaroon na rin yan, ha? Soon, gawa na rin yan, YouTube channel ng Imprint. Bumili na ng camera. Nakako kasi ako, Deki, sabi ko, pag umabot ng 50,000 subscribers ang Imprint Customs, medyo may paraffle tayo para sa... Yan. Nako po, madami pa. Nakuwento na sa ano, GN niya ako na ano. Alam ko yan. Nako po. Yung, pala. Mga trupa. Oo, baka nyo, naalala ko yung paparaffle ni GN na yan. Lalo sa mga gusto mag-vlog. Alam abangan nyo yan. Yung mga na aspiring moto vlogger, abangan nyo yan. Maganda. Next winner natin, pangatlong winner, si Mac. So, Mac, paki-message mo lang yung sa ating si... Mac. So, si Moto Ranger, tsaka si Moto Man, pakikuha na lang yung pangalan, tsaka paki-confirm sa ating ano. So, bunot pa tayo ng isa pang winner. Congrats! Natin, yung pang-apat na winner natin is... si Idong Marquez. So, madali. Ready na lang yung mga screenshots para makonfirm ni Moto Ranger sa ni Moto Man. Okay, bago natin bunutin yung panglima, yung last natin. Ito lang kami mga quick questions para sa iyo, Deki, bago ka namin pakawalan. Malaboy abunda yan. Yeah, malaboy abunda. Half face o full face helmet tayo, papi? Full face. Yan, bakit? Kailangan full paliwanag. Siyempre. Section eh. Madadari ka pa rin sa half face eh. Pero minsan gusto ko yung half face pang komportable, pero yung talagang safety ang ba priority mo. Full face. Siyempre talagang madadari ka. Masarap na open lang yung... Oh, man. Lalo na nag-yosi ako. Kumbaga eh, ang tingin ko sa half face ngayon eh, parang tingin ko pantawid checkpoint. sa akin lang. Kasi may mga half face ako rito eh. Pantawid checkpoint lang yun, parang di masito eh. Pero kung totoo, maaksidente ka talaga nung return eh, naaksidente ha. Tapos paba mo yung unang... Sa full pa din, sa delikado siya. Pagka full face talaga eh, harapan eh. Okay, next modular. Question. Modular siguro, full face o half face, modular. Wala. Wala sa choice. Magutu eh. Okay, leather or denim jacket tayo, papi? Denim. Bakit sa pagkatao ko lang, hindi ko kaya dalhin yung leather eh. Medyo pang mga pangkajian yun eh. Mga pogi ride eh. hindi ko kaya dalhin. No? Medyo, sa pagkatao ko lang siguro. Hindi pa ako nakapagsuot kahit kaya na leather na jacket. Kahit yung suit mo. Ayun pala, oh, full suit na gano'n. No? Pwede yun, baga race. Oh. Pero na-imagine ko kasi yung mga pang David Harlison eh. Mala J-Mac tayo nun. Kung pagpipiliin ka, anong mas gusto mo? Mag-scooter araw-araw o mag-big bike araw-araw? Mag-scooter. Bakit? Kasi... Magkasawa ka rin sa power eh. Di mo rin kaya hanapin mo rin yung comfort eh. Diba? Sabi nga nila kahit kaano kaganda pa yung sapatos mo pag uwi mo ng bahay mo, chinelas pa din hanapin mo.
Comfort. Iba, comfort pa rin hinahanapin mo. Comfort pa rin yung hinahanap natin. Okay, so yun nga. So, anything bago natin tapusin tong gabi na to, Deki, may mga gusto ka ba sabihin sa mga troopers natin, sa mga nanonood ngayong gabi? Meron. So, yun lang. Ano lang muna kayo, ang isipin nyo, improve nyo muna yung sarili nyo. Huwag muna kayo, kunyari, may mga naudlot kayo mga plano, huwag kayong malungkot kasi buong mundo yan, na-post naman tayo lahat eh. So, mag-survive lang muna tayo, tapusin natin 2020. Talagang survive, isipin lang natin, matagpos lang natin to. Tapos next year tayo lahat magsimula ng sagad na sagad, pag talaga safe na. Sa ngayon, yeah, survive lang, ipon lang ng konti, masatisfy lang muna tayo kung ano yung meron ngayon. Kumbaga, kung ano yung pinaka-safe na way para magkaroon ng pera o makasurvive, kahit di naman madami, kumbaga, yun ang gawin natin. Kung muna tayo maging aggressive na tipong kahit tipong may opportunity sa may Maynila, papasukin nyo ng sugal para sa pera. Wag na lang siguro sa part na yun. 2021, game tayo. Hustle hard. Ngayon, so, habang lockdown, Degi, isang ka namin pwedeng abangan? Isang pwedeng abangan ng mga trupa natin? Ay, si Mamu, magkakaroon na ng vlog. Si Mamu, yung wife ko, may channel na siya sa YouTube. So, siya ngayon ang mag-update ng buhay-buhay namin sa quarantine. So, Motodeck is maglalaylo muna. Marami akong video rito eh. Kaso yung mga video ko, nahihikayat. Mag-aya pa palabas yung tao eh. So, hindi siya relevant para sa akin eh. Hindi naman ako yung type ng tao na sasabay sa hype tapos gagawa ng trend na gano'n. Tiwala naman ako sa content ko na kahit simple lang. Okay, kumbaga, dapat lang relevant. Tama. Pero yung ngayon, isipin mo, uy, lahat ng tao nasa bahay ngayon, nanonood sila. Mag-upload ako. Hindi eh. Kaya ilalabas nun. Ang dadating sa tao nun, ang sarap lumabas. Ang sarap mag-motor. Tama. Yan. So, yun ang medyo problema ko ngayon. Pero ngayon, abakan nyo lang si Mamu. May channel na sa YouTube. So, doon muna ang buhay namin. Pero tuloy-tuloy pa din ang Motodeck. Abakan nyo yan. Ayusin ko yung aking Fino. Ayusin ko yung Sniper. Ayusin ko yung Aerox. Mga upgrades muna sa garage videos muna makikita nyo. Para, alam nyo na, tigil mo na yung ride na natin. Pagka mga kami ni Sir Gian, yan. Pagka nag-leisure ride, leisure ride. Pagka nag-ano na kami, yung charity ride, mga ganang-ganan. Maharap na kami ng tutulungan. Hindi naman kami yung Bago magpaalam ng tuluyan, bunutin ko na itong panglimang winner natin. Para, yan! Swerte mo, Truepa. Solid yan. Ayun, si Ethan Ginon. Congratulations. Swerte men, kogi mo dyan, paddy. Ethan Ginon, napakaganda ng design ng jersey na to. At syempre, para sa mga hindi pinalad, abangan nyo lang ulit kami next week. Mayroon ulit kaming ipapaano mga bagong produkto ng Imprinted Customs. At pag gusto nyo bumili, ganyan, Lazada. Abangan nyo lang, Lazada, may special promo. Ano ko lang ulit, Louie. Pahingi lang ulit. Swerte niyan. Ngayon po, ang Imprinted Customs, lahat ng jersey, ganito, ay ma-order na sa lazada.com.ph. So, search nyo lang Imprint Customs, lalabas na. Ayan. Udi din ni Deki. Yan. Soon. Nalalabas. Himas so, yan. Dami ni Papa G. Alam pa daw ni Deki. Kailan lalabas? Wait nyo lang. Pinutupi na lang. Ayun na pala eh. May COVID pa din eh. So, salamat Papa G ha. Ay Papa G, salamat ha, Sir Louie. Huwag yun, tuloy-tuloy nyo na itong show na to kasi at least kahit ito, simula lang dumami-dumami na nanonood sa inyo. Kasi nakita ko naman, maganda naman yung goal nito ginagawa niya. Talagang nakakatulong sa mga tao. Lalo, kung may chance tayo mag-entertain ng tao, malaking bagay yan. So, salamat din sa ginawa nyo na ito ha. Salamat. O sige, bago tayo magpaalam, yano ko lang ha, sa Wednesday, medyo magandang kwentuhan na naman to. Abangan nyo, first time na makaka-guest sa mga ganitong usapan at makikilala natin kung sino sila. Yung mga pumipitik sa Marilaki. Interesting yan, ha? Gusto ko makilala yung mga yan. Alam ko kung saan ako dadapa. Pero, importante malaman natin yung story nila. Very first time to, very lucky kami na makilala namin sila. And sa Wednesday nga, abangan nyo, isi-share nila kung paano ba maging photographer, paano ba pumitik sa Marilaki, ano-ano yung mga madalas na nakukuha nilang reklamo sa mga riders, katulad na tagal yung upload, nasan yung picture ko, bakit blur? Sayang ang kwentuhan yan. Sige, sasali ako, manunood ako niyan. Abang ako sila, sige. Wednesday, so, paano? Sa susunod na Sabado, abangan nyo si Coach Joey Storm naman. Yun! Solid yun. Solid yung mga guests nyo, ha? Solid yung mga guests nyo, ha? Online school.
online school naman yung pag-uusapan natin. So solid yun. Tayo matututunan dun. Dahil wala nga racetrack, paano pa rin ba tayo makakapag-practice ng pagmamotor? So ayun, Motodeck, Gian, any last words bago natin tapusin na talaga to? Suporta lang siguro, suporta lang, no? Sa siguro, yan, suporta sa amin. Kasi malaking tulong talaga kayo. Kayo naman, Daylan, kaya kayo buhay pa dito. Eh. Dire-diretso pa din. Diretso nyo rin suporta nyo kasi kami naman, iniisip naman namin palagi. Kumbaga, kasi kami, bago lang din si Papa G, bago lang din ako sa larangan na to. Pag naayos naman kami, sisiguraduhin namin naman sa inyo na hindi lang sarili namin ang iniisip namin. Tama. Iniisip din namin kayo. Kaya nakatambay kami dalawa, nag-iisipan namin palagi para makakabawi sa inyo. Yun. Kaya anytime soon, tuloy nyo na yung supporta nyo at makikita nyo rin naman ating mga pwedeng, kumbaga, bawi namin, hintayin nyo yung aming rest pack. Yeah. Salamat, huwag kayo mag-asawa. Oy, like nyo na yung ano, yung si imprint. Punta na kayo sa imprint custom. Tinan nyo 50k na. Oh. Ipaparapol yan. Ipaparapol yan. Gagawa ko ng bagong account. Gagawa ko ng bagong account. Sali ako. Ipaparapol yan. Baka nyo. Oh. Kamera! Sana bumalik. Ipaparapol yan. Yan na. Gusto nga ipromote, bumalik ka lang dito. Pag-usapan natin. Pag may bago kang kwento. Welcome na welcome ka dito. Gian, any last words bago tayo magpaalam? Yun, sa akin yun lang. Salamat, Degi, sa pagpa-unlock ng imbitasyon namin na makasama ka dito sa... Excited ako dito. Salamat. Sari niyo dito ko pag nakaikot na. Siyempre. Tapos ngayon, yun lang. Yung store natin sa Lazada is up na rin. So, search yung Lazada.com, Imprint Customs. Tapos, yun nga, reminder lang din in line with the tips ni Degi. So, tapos na ang ECQ. Kumbaga, medyo maglalabasan na yung mga tao. Kung maiwasan nyo, magbubukas na din yung mga mall. Kung maiwasan nyo, wag muna mag-mall. Kasi panigurado, dyan ang source, magiging source ng hawahan or kung saan mang matataong lugar. Bago tayo magsilabas, isipin muna natin kung kailangan ba talaga. Yeah. So, kung nakita nyo mga checkpoint sa pila ng motor, siguro medyo mapanghihinaan ka din ng loob na lumabas ng nakamotor kasi lalo kung tanghali ka lalabas, di ba? Or mainit, tapos pipila ka ng ganun kahaba. So, pag-isipan nyo din kung kailangan din ba talagang lumabas muna. Pero kung talagang kailangan, doble ingat. Again, yun. Yung mask is preventive para wag silang mahawa sa inyo. Yeah. So, nang nakamask kayo is hindi na kayo mahahawa. Kasi meron kayong mga kamay na pinangahawak ng doorknob. Or maaaring importante na yan. Ng virus. Ay, so, si Gian, yeah, nurse may profession yan. Ha? Oh, nurse. Oo nga pala, no? Kaya may konting alam. Yun lang, kasi syempre, ito yung ayaw nating lahat na magkaroon ng wave 2, yung COVID outbreak. So dapat sila mag-ingat. Kasi pagkatapos ng COVID, di ba, Papa G, madunulupit, mag-tour tayo buong Pilipinas. Yeah. Tutur kami buong Pilipinas. Pupunta na kami mga bayan. Pero malulupit talaga yung mga plano natin sa 2020. Maaring ipush natin yung 2021. Yan. So yun nga, abangan natin. Okay, remind ko lang, bago tapusin yung mga nanalo next last week ng raffle natin, nung kay J-Mac, pinadala na po ngayon through LBC yung mga nanalunan nyo. Hindi ko lang yung mga nanalunan nyo. Oo, medyo kaya po kasi may, syempre, marami po yung nagpapadala. Konting pasensya lang po sa pag-aantay, pero napadala na po namin kanina. At sa mga nanalo, message po kayo sa motogarahe.com dito sa Facebook page. Hingin yung mga detalye nyo, kukunin lang na yung detalye nyo para mapadala namin yung t-shirt nyo. So, yun nga. Maraming salamat. Stay safe sa lahat ng mga frontliners natin. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate na yung ginagawa nyo. At as much as possible, wag po muna tayong lumabas. At again, abangan nyo sa Wednesday. Share a lens. Photography. Makakasama natin. So, yun. So, kita-kits tayo, Gian, Motodeck. Maraming salamat sa inyo. Hey! Alright. Salamat sa inyo, ha. Amen. Thank you, Gian, Baba G. Thank you, Sir Louie. Ingat kayo yung dalawa. Ingat din. Tayo. Regards kay Mama. Bye-bye, mga trupa. I love you, mga trupa! Bye. Thank you.
Zach here. Do you have those days na minsan parang nawiwintang ka na sa dami ng ginagawa mo? Well, I do. Wala na nga akong oras para maghanap ng motor. There's just so much effort involved in doing that nowadays. First off, you gotta look for that store near you. Tapos minsan, pag pumunta ka pa doon sa tindahan, wala pa yung unit or out of stock. You know what I mean? It's the reality of what we have right now. So, this is time that I am sure that some of you don't have. So imagine your dream motorcycle. Think about the unit, color, and make. Can you see it? Now imagine a website that can turn that dream into a reality by connecting you to the top dealers in the nearest area. Aha! Motogarahe.com. Motogarahe.com lets you compare motorcycle brands, models, specs, and prices so that you can better decide which bike is better for you. Ang maganda pa dyan, you don't have to leave your room. And we're back. Ngayon, kung curious na kayo on how this whole thing works, let's give motogarahe.com a test run. Going through motogarahe.com is really, really easy. Tatlo lang yung kailangan nyo tandaan, and that is search, compare, and purchase. It is that easy. Now, if you're picky like me, then ma-appreciate yung attention to detail when it comes to filters in motogarahe.com. Because there's so many options. You can put in engine displacement. You can put in the brand of the motorcycle. You can put in new. All these options, and it's so useful. Now that we've narrowed down your choices, hindi mo na kailangan tumalon with different pages and windows. It's all in one page. So in motogarahe.com, you can do that comparo just in one place. It's gonna be on this nifty little sidebar. It's gonna keep track of your top three choices. Next step, motogarahe.com will now connect you to the top three dealers nearest your location. And on top of that, you can also set an appointment online. Kaleng, di ba? And we're done! I have my ride! And if you buy your motorcycle through motogarahe.com, automatic member ka na ng motogarahe.com club. So, meron ka ng membership, meron ka ng discount, meron ka rin promo from the dealership, plus you get this t-shirt for free. So many perks. Clearly, it is much, much better to buy a motorcycle through motogarahe.com than going there straight. Anyway, I'm off to check out my new ride. Always remember, hanap moto, easy. Motogarahe.com.